sila ng kakayahan. Hindi ko lubos maisip kung bakit tinanggap ni Robes ang hamong ito. Alam niyo kung masyado rin yung naging palaisipan para kay Robes kung anong labang kapangyarihan ng taglay ng batang niyan. Sa bagay sa ganyang paraan, para lang silang nagsasanay ng kanilang pagkagaling. Sa tingin ko, mabuti na rin mag-aarap sila ng ganyan. Kung sakala eh, sakala lang nila pag-usapan ang kanilang problema. Nakakainis! So bakit ayaw niya magpalista? Ano yung dapat mong gawin para lumabas ang espiritu? Walang kabuhay-buhay. Makinig kayo! Hindi ako gagamit ng anumang butil na meron ako ngayon. Pero patutunayan ko sa inyo na kaya ko pa rin magwagi sa labang ito kahit hindi ko tagla yun. O ngayon, siguro naman magiging kapanapanabik na ang laban ng ito. Ano pang hinihintay mo? Ituloy na natin ito. Napakayabang mo! Huwag mo akong minamaliit, Robes. Hindi kita minamaliit, bata. Ang gusto ko lang naman ay ipakita mo ang espiritong taglay mo. Yun lang ang paraan para malaman ng mga narito kung may bubuga siya sa espiritu kong si Balidona. Pero ang problema, hindi mo alam kung paano siya palalabasin eh. Ginagawa ko lang kapanapanabik ang labang ito para naman masulit ang panonood ng mga nagpunta rito. Napakayabang mo talaga! Oh, anong problema? Akala ko ba kayo mong magwagi laban sa akin nang wala ang mga butil mo sa katawan? Alam mo, wala kang pinagkaiba sa isang magnanakaw eh. Walang karangalang maipagmamalaki. Kumanda ka, Robes! Naho! Akala ko hindi na gagamitin yun! Sinungaling ka! Bakit ganito? Bakit hindi gumagana ang mga butil sa akin, ah? Kaya niya. Mukhang hindi pa rin kayang kontrolin ng batang yun ang espiritu bilang bahagi ng kanyang katauhan. Zed? Zed? Hindi. Natalo ako. Zed, ayos ka lang? Ikaw naman kasi, pinilit mong labanan si Robes eh. Magaling yun, no? Ang galing nga ni Zed eh. Biruin mo kahit pa paano nakatagal siya sa laban kanina. Mabuti na ang lagay mo. Ipahinga mo na ang katawan mo. Tsak na napagod dyan sa mga bugbog kanina sa'yo. Robes, maganda ang pinakita mo kanina. Ikaw ay opisyal na hinihira ngayon bilang Shard Champion para sa taong ito. Sa panahon ng kaguluhan, kung saan ang mga bansa ay naglalaban-laban, ang iyong pagiging kampyon ay isang malaking inspirasyon para sa mga iba pang Shardcaster. Pasalamat ka rin, hindi siguro ang duma sa nakalaban mo. Oh, ikaw pala,
Dumas? Maestro. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Opo, huwag niyo akong alalahanin. Nakakalungkot ito, Dumas. Ang buong akala ko pa naman na ikaw na ang mananalo para sa taong ito. Kung minsan mahirap din naman iasa lang sa galing at husay ang pagiging isang kampiyon. Sa bagay... Maiiwan ko na ho kayo. Oh, may problema ka ba, bata? May kakaibang guhit ang iyong mukha. Ano pong dapat mong gawin? Gusto kong maging malakas at makapangyarihan din. Malakas! Malakas at makapangyarihan! Diba sabi ko sa iyo, magpaturo ka kay Dumas? Kagabi. Kapag tumawag na si Joker, saka natin gawin yung tungkol sa bagay na yun. Oh, sige. Saka huwag mo rin kalilimutan yung tungkol sa misyon natin sa Netopia. Huwag kang mag-alala. Nasa ayos na ang lahat. Pati na yung tungkol sa mga kasapi ng task. Kumusta naman, Despara? Nagsagawa ng isang malaking paligsahan bilang pagbubukas ng bagong pamahalaan. Maayos naman ang lahat. Pero, gaano katotoo yung balita na yung anak na babae daw ng dating hari ay buhay pa hanggang ngayon? At sino naman ang sabi niyan? Bali ang balita niyan! Diyak na gawa-gawa lang yan ng mga rebelde! Prinsipe Robe. Ikaw ba yung tanda? Tuloy ka. Kanina pa kayo hinihintay ni Ginoong Kaan. May mahalagang bagay doon siyang nais sabihin sa inyo. Si Ginoong Kaan? Sabihin mo umalis na. Wala akong panong makipag-usap sa kanya. Pero isang oras na po siya naghihintay sa inyo. Prinsipe Robe. O, sige, sige. Pero kailangan ko munang maligo. Sige po. Prinsipe Robe. Kung pwede, tigilan nyo na ang pagnanakaw. Dahil kapag nahuli kayo, tiyak na malalagay kayo sa panganib at magiging katapusan ng lahat para sa inyo. Pwede ba tanda? Sa lahat ng ayoko, yung pinakikialaman ako. Pero, tama na!
Hanggat hindi ako nahuhuli, wala magiging problema. Ano nga yung sinasabi mo kanina? Kung pwede, ikaw na ang humuli sa magnanakaw na walang mukha. Anong nakakatawa doon? Wala naman. Nabigla lang kasi ako sa gusto niyo ipagawa sa akin. Napag-usapan na rin to sa konseho. At iisa ang iniisip namin. Siya ay posibleng espiya ng mga Jimoto. Anong pwede kong gawin? Magandang pagkakataon na rin to para patunayan mo sa lahat na karapat-dapat kang ang tawaging kampiyon. Sumasang-ayon ka ba, Robes? Oh, sige. Pero ganito, para mas marami maghanap, bakit hindi natin lagyan ng pabuya? Mukhang mahihirapan tayo sa bagay na yan dahil kulang sa pondo ang konseho. Huwag kayong mag-alala. Dahil ang pabuya ang sinasabi ko ay sasagutin ng Pamilya Redondo. Mabuti naman, gutom na ako eh. Sandali. Tungkol nga pala dun sa pagsali ko sa paligsahan. Pasensya ka na kung natalo man ako. Huwag mo nang isipin yun. Swerte-swerte lang yun. Ang mahalaga, nagsisimula kang muli. Napasama pa yata ang paglalagay ng pabuya. Ayun! Sabalan! Konti lang. Konting paglilibong lang naman ito ginagawa ko eh. Prinsipe Robe, bakit ba hindi ipatigilin ang ginagawa niyong pagnanakaw? Kapag nagpatuloy kayo sa ginagawa niyong ito, baka hindi na natin maharap ang Pamilya Redondo sa mga susunod na araw. At kapag may nangyaring masama sa inyo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. O sige, yung huli kong pagnanakaw, huli na yun. Ibig niyo sabihin, gagawin niyo ulit? Oo. Para naman malaki-laki may ipon kong yaman bago ako magpahinga. Pero bago yon, kakailanganin ko muna ang tulong mo, tanda. Ito bang ginagawa ko yung mga katulong para mapalabas ko ang espiritu? Pakikibagay sa yamang lupa. Ang sabi ko, pakikibagay sa anyong lupa. Isang paraan yun para masubukan mo ng gusto ang kapangyarihan mong taglay. Isa sa mahalagang bagay yun sa pagpapalabas ng espiritu. Pero huwag kang magmadali. Ginong Dumas! Ano yun, Roya? Sandali lang, ano yung ginagawa niyo? May ilang araw pa kami palugit, hindi ba? Pero ano yung ginagawa niyo ngayon? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Utos ng Pamilya Redondo, nalisanin niyo na ang lupang ito ngayon din! Redondo? Kung may pagtutol kayo, ang Pamilya Redondo na ang kausapin niyo! Maawa kayo, guro! Hiram lang ang lupain ito mula sa Pamilya Redondo. Wala tayong ibang magagawa.
sa magnanakaw. Kayang-kaya mo yan, Gurong Dumas. Hindi ko kayang gawin yun, Roya. Kung pamilya Redondo, pamilya yun ni Robes, tama? Oo, pero... Zed, huwag mong sabihin. Sige, akong bahala sa magnanakaw na yun. Huhulihin ko siya at magbabayad siya. Anong ibig mong sabihin? Sandali, Zed! Akalain mo, hindi ko lubos maisip na sasali ka sa paligsahan iyon. Maging ako ba na nagulat din? At nang hirangin ka bilang kampiyon, alam mo, hindi na ako nabigla. Malamang mas marami ka ng tagahanga ngayon. Hindi naman. Pero alam niyo, ang inaasahan kong mga kalaban nun ay si Dumas. Yun nga lang, nauwi sa pakikipaglaban sa isang uhuging bagito. Kaya naman, ipagpatawad niyo kung sakaling nainip kayo nun sa laban niyo. Naku, hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Robes! Ikaw pala, bata. Hindi ko matanda ang inimbita kita sa kasiyahang ito. Hindi ako nagpunta dito para makisaya. Nandito ako para tapusin na ang iyong kasamaan. Ikaw ang magnanakaw! Kalokohan ang sinasabi mo, bata! Zed, mabuti pa. Umalis na tayo dito. Totoong sinasabi ko. Siya ang magnanakaw. May malaking problema! Sumalakay na naman po ang magnanakaw na walang mukha, Prinsipe Robes! Ano? Imposible! O ano? Siguro naman pwede mo nang lisanin ang kasiyahang ito. Pasensya ka na! Zed, hintay! Hanggang dyan ka na lang. Umanda ka! Kanina pa ako narito. Prinsipe Robes, salamat at mabuti ang lagay niyo. Salamat din sa ginawa mong pagtulong sa akin. Ay nako, mabuti na lang. Walang anuman yun, Prinsipe. Sabi ko naman sa'yo, diba? Hindi ako dapat mahuli ng mga tao. Ay, mabuti na lang. Mabuti na lang at ligtas kayo. Oh.